saya nang biglang. Mula sa Bacolod City, bumiyahe kami ng 50 kilometers at mahigit isang oras papuntang Hinigaran. Pagdating namin sa Hinigaran, ay nagkape muna kami at nakipagmaritis muna. At mula naman sa Hinigaran City, ay bumiyahe kami ng 75 kilometers at mahigit 2 oras papuntang Mabinay. At pagdating namin sa Mabinay, ay nagdesisyon na lang kami na kumain kasi mahaba-haba pa ang biyahe namin. At mula naman sa Mabinay City, ay bumiyahe kami ng 66 kilometers, mahigit 2 oras dahil na rin sa malabitukang daan at daming sirasirang daan na inayos bago kami nakarating sa Amlan Port. And sa wakas mga lods, nandito na kami sa port ng Amlan going to Cebu, no? So, ito na yon at yun, makikita nyo na yung Cebu. At sa wakas, nakasakay na kami ng barko mga idols. Mula dito sa Negros, ay matatanaw mo ang dulo ng Cebu. So, excited na kami! At dahil pagod kami sa biyahe, tingnan nyo naman kasama ko. Tulog habang nagse-cellphone. O, tingnan nyo naman, pagod yarn. Mula sa Negros Oriental, sumakay kami ng barko. 30 minutes bago makarating sa Liloan Port. At yun, after 30 minutes, malapit nang sasampa ang barko. At mula sa Liloan Port, bumiyahe kami ng 20 kilometers at mahigit 40 minutes bago makarating sa Uslob. So what's up guys? So finally nakalabot na kami diri sa Uslob, no? Makita niyo ang view sa likod ko. Ito yung dito niyo makikita yung mga whale shark, yung tinatawag sa Tagalog, butanding. Nagkataon na pagdating namin dito, walang close na. So bukas guys, so dito kami bukas. So ito yung tour guide namin. Yan. Pagkatapos ng mahabang oras, ay nag-check-in kami sa Uyo Sunrise dito sa Uslob. Pag kayo galing Bacolod, pwede kayong mag-check-in dito sa Uyo. Very accommodating sila. Welcome na welcome ka talaga. So dito kami sa room. So dito na kami mag-check-in ngayon. Dito kami matutulog para bukas. Diretso na kami doon sa Butanding. So see you tomorrow guys. Alright guys, so ang pinakamaganda lang dito sa Uyo kasi bukod na mayroon kang matutulugan, mayroon ka ding mabibilihan. Bumaba lang kami dito para bumili ng chinilas namin kasi pumunta kami dito na hindi kumpleto. Yan mga noodles, mayroon silang mga damit, mga pasalubong. Good morning mga Ludi. So andito na kami ngayon sa entrance kung saan papasok kami doon sa loob. Kung sa, magpapalista kami doon sa loob. So kung makikita nyo doon sa unahan, so ang daming tao, sila yung nagpaparehistro para makasama doon whale shark sa dagat. So kasali na rin tayo doon. So ganito karami ang tao dito para makita lang yung butanding sa dagat. Excited ako talaga. Dami mga tao sa gustong makita yung butanding. Ewan ko ba nung meron sa butanding na wala sa akin. So guys, ito yung magiging ito yung tour guide namin. So saan pangalan mo? Cha. Siya yung tour guide natin. No? Siya yung nag-guide sa atin mula doon sa bahay and papunta dito. Sari-sari yung mga dayuhan ang pumupunta dito para ma-experience lang ang butanding sa Uslob. Yun doon, makikita nyo doon sa ano. Nandyan yung mga butanding. Oh, almost 3 hours kami naghintay, ha? 6 in the morning until 9:50. 3 hours kami naghintay para lang makita yung shark whale. So, ito na rin kami. So, kami na. A few moments later. Sa isang bangka, ay dalawang grupo ang sasakay. So, yan yung kasama namin. At yun na nga mga idols, ay nagsimula na ang aming adventure. Sumakay na kami sa bangka. At dahil na rin malalaki ang mga alon, ay nagkabanggaan na ang bangka namin. So yung mga kasama ko, takot na takot. At tingnan nyo naman, nakipagkarera pa kami. Tubig. Gawin mo na yan. Saan ka makakita ng ikaw yung guest, ikaw pang nag-inubig? Oo, sige. At sa pagkakataong ito, ay sobrang excited na ako. Kaya nauna na akong tumalon sa kanila. So guys, hanapin natin yung kaibigan natin butanding, nandun siya. So sa mga kaibigan natin dyan, nandyan lang kayo. Kasi nandito na ako. Boss, kung yun ko na sa boss. Ang sarap
Solo ka, sir. So hanapin natin yung kaibigan natin sa Kanding. At ito na nga sa wakas, mga idols, for the very first time ay nalapitan natin ang ating kaibigang Butanding. Yung feeling na naghahalo yung takot, kaba at saya. Grabe, napakabait pala nila. Hi! Ano yung malaki, malaki yan. Sino yung baba? Sino yung baba? Biruin mo naman itong kasama ko. Hindi marunong lumango yan. Tingnan nyo naman, kapit na kapit sa katig, para lang ma-experience ang ganda ng Butanding. Wow pa! Ang galing mo pa! Gyo pa! Go! So guys, so first time na pala nalapitan natin yung Butanding. Ang sarap ng feeling. Medyo hiningal ako, pero super enjoy kasi na-meet natin siya in person. Wow. Nakakahingal. At sa pagkakataong ito ay nakipag-selfie ang Butanding sa akin. Oh, di ba? Pinagbigyan so 'yun, mga lodi. The experience natin na ma-meet natin si Butanding. Actually, napakabait nila, no? Harmless sila. So, yun itong nakasama namin. Sir. So, first time yun experience, sir. First time experience. Nakatakot. Saya, saya na experience ito. Medyo. Parang kakagating din yung iisip mo eh. Kaya nga eh, pero mabait sila. Kaya, grabe yung experience to. Hindi makakalimutan buong buhay. So, shout out sa tatlo natin mga magagaling na bankero. Apat na bankero. Si Ike Ordeo. Ode. Si Ode. Yo sa Maloy. Maloy. Boat number 109. Teka, kanina ka pa. May gusto ka ba sa akin, Brad? Para akong nasusuka. 15 minutes later. Be, ito na oh, pagod na. Marami tayong nilo na dagat, guys. Tubig? Pili ko para akong na-dehydrate. Maraming salamat, Uslob, sa napakasayang experience. At mula naman sa Uslob, ay bumiyahe kami ng 60 kilometers at mahigit 2 oras papuntang Simala. Matagalan kami dahil na rin sa butas-butas na daan. And finally, guys, nandito na kami sa Simala. Ayan, so nandoon na yung motor namin. So para safety, dito nilagay yung helmet. Ayan. So punta na kami doon sa loob. The beauty of Simala. The Miracle Church. At pagdating namin sa loob, ay nagsindi at nag-alay na rin kami ng kandila. Kaya dinadayo ng marami ang Simala, kasi pag nagwi-wish ka daw dito, ay ginagrant niya. At kadalasan dito ay puro mga estudyante na nakapasa sa board exam. At ngayon, mga profesional na. At pati na rin yung may mga malulubhang sakit. Isa ito sa nagpapatunay na sila ay gumaling. At itong mga saklay na to ay isa na lamang naalaala na dati umaalalay sa kanila. At bago kami umalis ay nag-wish na rin ang idol nyo. Huwag kang mag-alala, nasama na kita sa mga wish ko. At mula naman sa Simala ay bumiyahe kami ng 16.4 kilometers o mahigit 40 minutes. At tamang-tama dahil nagugutom na rin kami sa biyahe. Pagdating namin sa Karkar ay sinunggaban na namin yung pinakamasarap na lechon nila. Siyempre, hindi ka mabubusog pag wala ang puso. At pagkatapos ay bumili na rin kami sa pinagmamalaki nila na Karkar Chicharon. At mula Karkar ay bumiyahe kami papuntang Cebu. At yun na nga, ginabihan kami. At sa wakas ay nandito na kami sa SMC side. At mula sa Cebu ay tumawid kami papuntang Cordoba. At dumaan kami sa bagong gawang bridge na project ni Tatay Digong sa Cordoba Bridge. At mula sa Cordoba ay bumalik kami ng Cebu. Alright, mga lods, so sa mahaba-haba nating biyahe, so sobrang layo. So yan yung bagong tulay na project ni Tatay Digong. So dumaan kami dyan kanina. Yung mga kasamahan ko, nasa loob, napagod.
So nandito kami sa fourth floor. Ito naman yung room na bagong room namin. Yan, bagong room namin. Yung makasama ko, sobrang pagod. Partner, sobrang pagod. So for now, lalabas kami, kakain, pagkatapos, uwi, tulog, pahinga. So, ganda pala dito paggabi. So naghanap kami na makain. Yan, makasama ko, gutom na yan. Gutom na yung mga yan, gutom na yan. Hindi pa. Bye-bye. Bye-bye. And goodbye for now, Cebu. Till next time. At galing Cebu, ay ibang destinasyon na naman ang aming pupuntahan. Papunta kami ng kabundukan sa Temple of Leia. Yo, what's up mga Lodi? So, ito na. Natupad na yung pangarap natin sa 2023, no? Noon, pinangarap na natin itong makapunta dito sa Temple of Leia. Wish come true, nakapunta na kami dito sa Temple of Leia for the first time. So, natupad yung pangarap namin ngayon 2023 na makapunta dito. So, tingnan nyo yung view doon sa ilalim. Grabe, sobrang ganda. Kita mo yung buong syudad, no? Kita mo yung buong syudad talaga. So, tingnan nyo yung buong lungsod, makikita ang ganda. Ayan, no? O, diba? Oh, grabe ang ganda. Kita yung buong ibang mga pulo, yung ibang isla makikita dito. Grabe ang ganda. Yes. So mula dito sa Temple of Leia, meron pang isang ano dito na doon sa itaas. Siraw. Na siraw. At yun na nga mga idols, mula sa Temple of Leia ay bumiyahe na naman kami ulit papuntang Siraw Garden. What's up mga Lodi? From Temple of Leia, going dito sa, yan nakikita nyo naman ang pangalan. So worth it yung pagod sa sobrang layo ng biyahe natin. No? Tara, samahan nyo ako. Let's go! Maraming salamat, Siraw Garden. Mula sa Siraw Garden ay mahaba-haba ang biyahe namin at ito ang hindi namin inaasahan. Kilometers at mahigit 4 na oras ang biyahe namin dahil na rin sa malakas na ulan bago kami nakarating sa Tabuelan. At yun, ginabi kami mga idols. Buti na lang nakahabol pa kami sa last trip. At mula sa Tabuelan ay bumiyahe kami ng mahigit 3 oras dahil na rin sa mga malalaking alon. At mula sa Escalante, uwi anades mga idols. Bumiyahe kami ng 97 kilometers at mahigit 3 oras bago kami nakarating sa Bacolod. Yo, what's up mga Lodi? 12:30 na ng gabi, nakarating kami dito sa bahay kasi nabutan kami ng sobrang lakas ng ulan sa Cebu. Kaya medyo mabagal ang takbo namin. Tsaka basa kami na umuwi ng Bacolod. Ito, basa pa ka talaga. Basa pa ako ngayon. Hinga muna ako kasi sobrang haggard na ako. Pagod na pagod ang kuya nyo. God bless mga Lodi. Bye-bye.